Libu-libong polis ipakakalat sa Metro Manila para sa pagsasagawa ng random checkpoint kasabay ng pagsisimula ng dalawang linggong Unified Curfew Hours mamayang gabi. Publiko, muli namang hinikayat na sumunod sa curfew at health protocols laban sa pagkalat ng COVID-19. Magdalang kayo ng ID. And na-disseminate naman natin sa ating mga pulisan, exempted itong mga essential workers natin, including kayo mga media, kung ang lakad nyo sa labas ay papunta, papalik, or mismong ang presence nyo is yung inyong trabaho. Ang palat sa ating mga kababayan, kung ang titing sa inyo is parang militarization na naman ito, andyan ang mga pulis natin. Ibang sitwasyon natin ngayon. Pero kagaya na experience natin sa Cebu, kagaya na experience natin dito nun sa Valenzuela or ibang areas, dito sa Metro Manila, na kung saan nag-deploy tayo, even the Special Action Force, nakita natin yung compliance. Well, kahit pasabihin natin ng mga police, armado na andyan, pero andun pa naman sinasabi natin yung respect at yung observance ng ating nakarapatan na ating makabayan. Mas mahigpit na mga hakbang gaya ng liquor ban at limitadong business office operations ipatutupad ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila upang mapigilan ng COVID-19 transmission. Sundin po natin yung mga lituntunin ng pamahalaan. Ito po ay para sa kabutihan ninyo at kabutihan ng lahat at kabutihan rin ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya hanggang maaari tayo ay nakikisuyo na sumunod tayo ng pusa. May nagpapatupad man o wala. Ang Quezon City po, meron po kaming 14 stage zones na magpapa-implement ng mga health protocols at ng violation doon dito sa mga bagong guidelines po natin. Administrasyong Duterte, iginiit na ginawa nito ang lahat ng posibleng hakbang upang malabanan ang COVID-19 pandemic sa loob ng isang taon. At bagamat paulit-ulit kong sinasabi na hindi po ako eksperto, hindi po ako dalubhasa, hindi ako scientist, hindi ako doktor, tingin ko naman yung kumpirmasyon na nasa Pilipinas na yung mga bagong variants at itong mga bagong variants na may nakakahawa, ito ay isa sa mga dahilan ng surge. Hindi po dahil palpak ang gobyerno. Exclusive! Tatlong barangay na malapit sa Taal Volcano nagsagawa ng simulation exercise sa paglilika sa mga residente sa gitna ng mga pagyanig na naitatala sa vulkan. Napakahalaga po nito para sa ganun po malaman ng mga barangay officials namin, ng amin pong disaster team, kung ano po yung pwede pa pong gawin at makapaghanda po para po sa pagputok po ng vulkan in case po na talagang puputok. Panukalang batas na nagsusulong na hatiin sa tatlo ang lalawigan ng Palawan, bigong maratipikahan. Respondent sa Christine Dasera case, planong magsampa ng countercharges kasunod ng paghahain ng NBI ng patong-patong na reklamo laban sa kanila. We're no longer taking this on the defensive side na lang. We will also face this accusers head on na. Di ba? Hindi, lagi na lang kami ang defensa na lang kami ng depensa . Ang kalaban namin is yung family and right now it seems na tahimik na sila. Pero bakit pati yung NBI, ang daming nakikisaw-saw sa issue na to.